What's up mga kalokban? So for today's video, ang gagawin natin is bibisitahin natin ang ating tanim na sili at saka tanim na sitaw. So yan, makikita nyo ngayon. So yan mga kalokban, nadaplas na siya. Ayan, so ibig sabihin is nagapang na siya sa balag. So yan. Tapos yung sili natin is ayan. So with 3 weeks old na yung ating sili, tapos isang buwan na yung ating sitaw. Ayan. So kung mapapansin nyo is malaki na ang nilaki nila. Ayan. So ayan. So ayan. So ayan mga kalokman, kung mapapansin nyo, parang may bunga na siya. So nakita ko lang sa YouTube, sabi daw is tanggalin daw yun. So bakit tatanggalin? Para daw makapag-focus muna yung ating halaman sa yan, tinanggal na natin yung bulaklak. So yan, tatanggalin yun kasi para makapag-focus muna siya sa sanga o sa pagpapalago ng kanyang mga sanga. Yan, so kung may bunga siya, so ang tendency daw is yung nutrients is pupunta dun sa bunga. So kaya tatanggalin muna natin yung bunga. Ayan. So yung nagbubulaklak. So yan oh. So yan oh mga kalokman, sa unang sanga niya. Ayan. So yan, yan ang tatanggalin natin. So yan, tanggalin muna natin. Ayan. So yung iba is wala pa. Yan. So parang halos lahat is nagkakameron na siya ng bunga oh. Ayun, no, tatanggalin natin 'yan. So ayun, no. So nagsasanga-sanga na siya. Ayun, yung sitaw natin na long yard, young lord yard long, yan. Oh. So yan, na-adaplas na siya. So yung mga ganito is yan, yung mga nagapang sa ano, pagagapangin natin dito sa balag. Ayan. Yan. So yun oh. Yun, may bulaklak na siya. Yan, tatanggalin natin yan para makapag-focus lang sa bunga. Asa dahon. So hindi pa siya ibubunga. Ano mga kalokban? Yan. So yun o. Sasanga-sanga na siya. Yan. So tanggalin natin yan. Bunga pa, ano pa siya, dalawa. So yun yung ating pinagtalungan. Ayan, oh. So magaganda na rin sila. Ayan. So yun. Ayan. Tapos yung palay natin is sumasapaw na. Nasapaw na yung iba. So yan mga kalokban, nadaplas na. So parang may bulaklak na oh. Ayan oh. Yung ating sitaw. So yan. Yan. Ang ating sitawan. Yan. So yun.
So yun mga kalukban, ito naman yung ating palayan. Ayan. So nasapaw na siya yung iba. Ayan o. Masapaw na yung ating palay. Ayan, hanggang dun sa dulo. So tas ito yung ating may bunga na yung talong oh. Nung minsan lang yan eh, nispray ko. Ayan. Ito yung sili natin. Tanggalin natin yung bulaklak. So yan yung talong. Nagbunga na uli siya. Ayan, namumulaklak. Ayan. So may talong na siyang malaki isa. Ayan. Ayan yung talong. Oh. Namunga ulit siya. Yung ating may bunga na yung talong tatay oh. May bunga na yung talong ayun oh, malaki na isa hari mo ng ayan yun uwi pauwi na din so yan mga kalukbat ayun yung talong natin is ayan yung talong is may bunga na ulit siya. So yan yun yung ating palayan. Yan mas puntahan natin yung sa kabila yung talong kung anong itsura niya. So yan na baka schedule natin pagtatanggal ng yan, ganyan yan tatanggalin natin so schedule na lang ulit natin baka bukas o sa maklawa vlog natin yung pagtatanggal ng mga bulaklak ano yan. So yan mga kalukban. Ayun madilim na naman dun. Pero may dito ayan. Oh. Ayan. Ayan. Parang uulan na naman. So yan mga kalukban dito yung tinanim natin nung nakaraan. Ayan o. Sisili. Ayan. So sa Sabado is magagaho kami ni tatay. Ayan o. Gagaho ko na namin to sa Sabado. Ayan. Gahok gamas yan. Ang gagawin namin. Kagaya doon sa kabila. Ayan, yung talong naman. Ayan, yung talongan natin. Ayan. So, ayan. Yun, hanggang doon sa dulo. Ayan. Ayan. So yun na, may naisip ako kung paano mag-fertilizer kami dito sa aming mga pananim. So ang gagawin ko is yung every 15 days maglalagay ako ng chicken manure o yung ipot ng manok. Yan, so para lumago siya ng malago yung ating talong. Tapos ay salitan lang, halimbawa every ng January halimbawa ng March maglalagay tayo ng ipot ng manok tapos after 15 days
maglalagay naman tayo ng pataba, yung fertilizer. So yung mga ano ba, urea, yan, mga ganyan, yung triple 14, triple 16, yan, 1622. So naglagay na tayo 1622 at saka calcium nitrate. So naabunuhan na to ni tatay nung sa linggo. So sa susunod na linggo mag-aabunot ulit tayo. Tapos salitan lang gagawin natin chicken manure naman. So hindi pa namin nasusubukan yun. So titingnan natin kung anong magiging resulta nung pag-aabono namin sa mga susunod na araw. So yun. So yun, hanggang dito lang muna. Binisita lang natin yung ating mga pananim. So bye bye. God bless.